Mark 6:31. Come away by yourselves to a secluded place and rest a while. For there were many people coming and going, and they did not even have time to eat. Ang Panginoong Hesus ang may sabi nito sa kanyang mga alagad upang sila ay magpahinga. Dating at dating, hindi magkamayaw, hindi matapos ang pagdating ng mga taong humihingi ng kagalingan, kailangang ipanalangin, kailangang payuhan, kailangang tulungan. At sila mismo, ang mga alagad ni Jesus, ay hindi nakapagpahinga, hindi man lang makakain. Kaya ang sinabi ni Jesus, iwan muna sumandali ang ginagawa, lumayo sa maraming tao, bumukod, humiwalay, para magkaroon ng oras magpahinga at kumain. Ang ating pag-aaral, pinamagatan natin, eat, drink, sleep. Panginoon naming Diyos, salamat po dahil kayo nagbibigay sa amin ng inyong atensyon. Pati ng kapahingahan, pati ng pagkain at mga inumin na aming tinatamasa. Turuan mo kami ngayon na lalong maunawa ang halaga ng mga bagay na ito when you design the human body that we should sleep, eat, rest. Father, be our speaker, lead us unto practical wisdom that we may know you more and that you may be able to love us more when we understand how you want to love us. Teach us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. 1 Kings 19:1-2. Ahab told his wife Jezebel what Elijah had done and that he had killed the prophets. She sent a message to Elijah, "You killed my prophets. Now I'm going to kill you. I pray that the gods will punish me even more severely if I don't do it by this time tomorrow." There was religious war going on in Israel. Ang foreigner queen na si Jezebel ay nagdala ng kanyang mga sariling priests, bringing their own religion into Israel. And both sides were killing each other. At nakascore itong propeta na si Elijah, maraming napatay na mga foreign priests na alaga ni Queen Jezebel. At na ito yung malaman ng reyna, ay nagpadala siya ng mensahe kay Elijah, "Ang dami-dami mong pinatay ng mga propeta ko," sabi niya gano'n, "now ikaw naman ang papatayin ko. At bukas, sa ganitong oras, dapat patay ka na." There was warning. There was an immediate threat. Very immediate. Sabi, bukas. Hindi pala dapat aabutin ang bukas, same time tomorrow, dapat patay ka na. 1 Kings 19, verse 3. Elijah was afraid when he got her message. And he ran to the town of Beersheba in Judah. Nang madinig ng propeta ang banta ng reyna, siya ay tumakas, tumakbo, tumalilis sa isang malayong bayan na iniisip niyang mahirap na siyang abutan pa. So there was fear and he ran. It was all hard work. Mahirap mapagod sa pagtakbo at mahirap ding matakot. So dalawang mahirap na ginawa ang ating nakitang naranasan nitong si Elijah. 1 Kings 19:3-4. He left his servant there. Then he walked another whole day into the desert. So nung dumating siya sa bayan ng Beersheba, iniwan niya yung kanyang alalay. Prophets always had attendants. They were always having assistants. Sometimes even security people. Because prophets sometimes are in danger from enemies. At iniwan niya yung kanyang assistant doon sa kabayanan at naglakad pa siya na isang buong maghapon para makarating sa ilang, sa disyerto. So immediately, what followed after fear and fatigue in walking was isolation. There was aloneness. The prophet was all by himself. 1 Kings 19:4. Finally, he came to a large bush and sat down in its shade. He begged the Lord, "I've had enough. Just let me die. I'm no better off than my ancestors." What do we see here? Elijah, the triumphant, victorious prophet, was in despair because he had reached his load limits. Napuno na siya, nasobrahan na. Sabi niya, "Kunin niyo na po ako, mabuti pa mamatay na ako. Total, hindi naman ako mas maina, mas mabuti kaysa sa aking mga ninuno." So he was engaging in self-destruction
even toying with the idea of death, and a lot of self-depreciation. Minamaliit niya ang kanyang sarili at siya ay nalulungkot, gusto niyang mamatay. Ito ang naging epekto sa kanya ng sobrang takot at sobrang pagod at pagiging mag-isa. 1 Kings 19, 5-8. Then he lay down in the shade and fell asleep. Suddenly an angel woke him up and said, "Get up and eat." Elijah looked around and by his head was a jar of water and some baked bread. He sat up, ate and drank, then lay down and went back to sleep. Soon the Lord's angel woke him again and said, "Get up and eat, or else you'll get too tired to travel." So Elijah sat up and ate and drank. Sa pagod, nakatulog siya dun sa lilim nitong maliit na puno sa desierto. So at least there was rest and sleep for the prophet. But an angel of the Lord woke him up and said, "Bumangon ka muna, kumain ka muna, uminom ka muna." At pagkatapos noon, nakita ni Elijah na oo nga, merong isang palayok ng tubig at merong tinapay. At yun ay kanyang kinain. At matapos niyang kainin, siya ay nakatulog na muli. At matapos ang konting panahon, ginising siyang muli para pakainin na naman at painumin. At natulog na uli siya pagkatapos noon. 1 Kings 19:8, "The food and water made him strong enough to walk 40 more days. At last, he reached Mount Sinai, the mountain of God." So, dahil siya ay nakatulog, at dahil siya ay nakainom at nakakain, at nakatulog uli, at nakainom at nakakain ulit, bumalik ang kanyang lakas, hindi lang yon, bumalik ang kanyang katinuan, kanina gusto na niyang mamatay. Pero ngayon, naglakad pa uli siya ng 40 more days. So there was strength again in his body and very importantly in his spirit. So he walked and he worked hard. It was great work, 40 days walking. And finally, he reached his destination, the mountain of God. Nawa, ganyan lahat ang kwento. Na yung napapagod, nalulungkot, nawawala ng pag-asa at gustong mamatay ay nakakatulog na, nakakapagpahinga, nakakakain at bumabalik ang huwisyo na hihimasmasan. Pero yung mga iba sumasabit. Ganyan lang nangyari doon sa mga nagpapakamatay. Sa panahon ng kanilang depression, sa panahon ng pag-iisa, sa panahon ng kalungkutan, ng takot, ng hopelessness, nananatili silang mag-isa at walang tumutulong sa kanila, walang dumarating na lunas sa kanilang gutom at uhaw at natutuloy yung kamatayan. That's why there's a lot of great lessons for us in this ancient story. And one of those is that even godly work can be exhausting. Akala ng iba, kung ginagawa mo ang gawain ng Diyos, eh hindi ka na pwedeng mapagod, hindi ka na napapagod, lagi kang masigla, lagi kang masaya. Hindi yung totoo. As we have seen in the story, even godly persons, and especially very ordinary people, could be afraid. Godly people, even ungodly people, ordinary people, could have fears, could feel hopeless, could be desperate. Yung desperation, kawalan ng pag-asa, sobrang lungkot, dumadapo yan kahit kanino. Pero bakit naging masyadong matibay at mabigat ang pagdapo kay Elijah? Dahil sa factors na ito. Isolation and loneliness, exhaustion, fatigue, thirst, hunger, nagsama-sama, all this could worsen negative feelings. And this time, I'd like you to think about your own life or the life of people close to you. Kung may negative feelings na, natanggal na sa trabaho, bumagsak sa exam, iniwan ng papa, nawala ng love life, nasunugan ng bahay, nanakawan ng kabuhayan, nagkasakit, negative na yung feelings, pag dinagdagan mo pa yan ng pag-iisa at lungkot, at dinagdagan mo pa ng pagod ng katawan, at dinagdagan mo pa ng uhaw at gutom na hindi mo inaasikasong painumin at pakainin,
pwedeng-pwede ka maging kandidato sa sobrang depression to the point that people are tempted to want to die. Katulad ng kay si Elijah, gutom lang pala. Gusto nang mamatay. Pero nung nakatulog, nakakain, nakainom, gusto na uling mabuhay. In fact, nabuhay na naman siya. So pagod at gutom lang pala. Madaling matakot, madaling malungkot, madaling ma-depress ang pagod at gutom. Kaya marami sa sobrang nag-e-exercise, sobrang nagda-diet, marami dyan na de-depress. Kasi deprived ng proper nutrition at deprived kuminsan ng pahinga kasi sobrang mag-exercise. So rest, especially sleep, food and drink, and company or companion, like the angel in the story, could restore positive feelings, physical and spiritual strength, and all of this could also restore hope and aspiration. Simple lang, pero nane-neglect. Inumin, pagkain, kasama. Nakakalutas ng napakaraming malalalim na problemang gutom at lungkot lang pala ang dahilan.